Masayang araw mga batang pag-asa ng bayan. So for today's video, i-discuss ko sa inyo ang ating first topic sa PEH1, physical fitness and dance aerobics. So let's go! Hold up. Physical fitness and dance aerobics. So first of all, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng physical fitness. So physical fitness is a set of attributes or characteristics that people have or achieve that relates to the ability to perform physical activity. And it is a general state of health and well-being or specifically the ability to perform aspects of sports. So para madali na lang nating maintindihan, ang physical fitness po ay ito yung kalagayan ng kalusugan ng isang individual. Okay po. So, ayan. Next, components of physical fitness. So, una muna is health-related components. Dalawa kasi yan, health-related components and skill-related components. So, health-related components, those factors that are related to how well the systems of your body work. So, meron tayong limang health-related components. Number one, cardiovascular fitness. Number two, body composition. Number three, flexibility. Number four, muscular strength. Number five, muscular endurance. So, ayun, discuss ko sa inyo one by one yung mga health-related components. So, let's start with cardiovascular fitness. So, when we say cardiovascular fitness, it is the ability of the circulatory system, yung heart and blood vessels nyo, to supply oxygen to working muscles during exercise. Okay? So, madali lang naman siyang intindihin. Kung hindi nyo masyadong magets, ito po yan. Ang cardiovascular fitness, ito yung ability ng circulatory system nyo na mag-supply ng oxygen from your heart through your blood vessels and then sinicirculate niya yan sa buong katawan ninyo. Okay, nagets na po. So next, body composition. So when we say body composition, it is the relative percentage of body fat compared to lean body mass, muscle, bone, fats, and other organs. So dito sa aking chart, meron tayong mga percentage ng body composition. So magkaiba po ang body composition ng mga lalaki sa mga babae. Okay, so let's start with the muscle tissue. Sa muscle tissue ng mga lalaki is 45%. Muscle tissue ng mga babae is 36%. Mas mataas ang muscle tissue ng mga lalaki kaya mas may abilidad silang magbuhat ng mga mabibigat na bagay unlike sa ating mga babae. Okay? So, next po is yung essential fat and non-essential fat. So, dito, sa essential fat, 3% lang po sa mga lalaki and then 12% naman po sa babae. Sa non-essential fat naman po, 12% sa mga lalaki and then 15% sa mga babae. So, kung napapansin ninyo, mas mataas po ang essential and non-essential fat ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya po, kung napapansin nyo rin po, mas mabilis pong tumaba ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Okay po? So, ayan, nagets na po kung bakit, kung nagtatanong man kayo, bakit mas mabilis tayong tumabang mga girls kaysa sa mga boys? Kasi po, mas mataas po yung essential and non-essential fats natin. Okay? Next, bone percentage. Sa lalaki po ay 15% and sa babae po ay 12%. So, mas mataas ulit ang percentage ng body composition sa bone ng mga lalaki. Okay? Mas matibay po ang buto ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Kaya po ang mga babae po ay mas prone sa tinatawag nating bone deficiency, which is called osteoporosis, kung kayo po ay familiar. Kasi po, mas mababa po yung bone percentage natin kaysa sa mga lalaki. Kaya mas prone tayo sa osteoporosis. Okay? Next po, other organs. Ayan po, 25% equal lang po yan. 25% sa lalaki, 25% sa babae kasi lahat naman po tayo ay may mga organs. Okay po? So, ayan. Okay, next, flexibility.
So, flexibility is the range of movement possible at various joints. So, para madali na lang nating maintindihan, ang flexibility po, ito yung abilidad ng mga joints nyo na mag-flex dun sa range na kaya nito. Okay? Dun sa range na kaya ng mga muscle nyo. Okay po? Okay, next, muscular strength. So, when we say muscular strength, it is the amount of force that can be produced by a single contraction of a muscle. And it is the ability of the muscle to generate force against physical objects. So, para madali nyo maintindihan, ang muscular strength po, ito yung pag-produce ng muscle ninyo ng force in a single contraction sa isang object. So, ibig sabihin, isang beses lang siyang magko-contract. Kaya nga siya single contraction. Okay po. Okay, next naman po is muscular endurance. When we say muscular endurance, it is the ability of a muscle group to continue muscle movement over a length of time. And it is the ability of the muscle to do repeated work without fatigue. So, para madali nyong magets, si muscular strength, single contraction lang siya sa isang object. Si muscular endurance naman, contraction sa isang object ng paulit-ulit. Okay? So, nagko-contract siya sa isang object ng repeated manner, in a repeated manner. Okay? Ito, single contraction lang. So, tandaan nyo po yung pagkakaiba ni muscular endurance at ni muscular strength. Okay po? So, ayun, tapos na po tayo sa mga health-related components. So, we will proceed to the skill-related components. So, ayun, when we say skill-related components, those aspects of fitness which form the basis for successful sport or activity participation. So, meron po tayong anim na types of skill-related components. Number 1, speed. Number 2, agility. Number 3, balance. Number 4, coordination. Number 5, power. And number 6, reaction time. Okay? So, ayun, discuss ko ulit siya one by one. So, start tayo sa speed. So, when we say speed, it is the ability to move quickly from one point to another in a straight line. And it is the ability to perform a movement in a short period of time. So, dito, pag sinabing speed, short period of time lang siya ginagawa. So, mabilisan lang po. And then, ginagawa siya in a straight line lang po. So, isang direction lang yung pinupuntahan mo pag gumagawa ka ng mga speed exercises. Okay? Okay, so next is agility. When we say agility, it is the ability of the body to change direction quickly. So, unlike kay speed, straight line lang siya ginagawa, dito kay agility, nagpapalit ka ng direksyon. Okay po? So, huwag kayong malilito dyan, ha? Ulitin ko po. Speed, straight line lang po. Si agility, you are changing your direction. Okay? So, next, balance. So, when we say balance, it is the ability to maintain an upright posture while still or moving. So, sa madaling salita, ito yung abilidad ng katawan ninyo na mag-maintain ng postura habang gumagawa ng mga exercises or mga sports activities. So, example niyan is gymnastics. Okay? So, next, coordination. So, when we say coordination, it is an integration with hand and or foot movements with the input of the senses. So, dito sa coordination, tatlo po yung pinagsasabay-sabay ninyo dyang igalaw o gamitin. Yung hand, yung foot, and yung senses ninyo. So, example nyan is itong lawn tennis. So, dito sa lawn tennis, ginagamit ninyo yung kamay, yung paa, at yung sense of sight ninyo. Okay? Then, dito rin sa coordination, isang example din dito is yung dance aerobics kasi ginagamit din ninyo yung kamay, paa, at yung sense of hearing and sense of sight ninyo kasi pinapakinggan ninyo yung music and then pinapanood ninyo yung nag-i-instruct ng dance steps. So, parang ganun. Sa coordination, magagamit natin siya sa dance aerobics. Okay? Okay, next, power. So, when we say power, it is the ability to do strength work at an explosive pace and it is an ability to transfer energy into force at a fast rate.
So para madali nating maintindihan, ang power po, ito yung mabilisang pag-produce ng force, okay, into an object. Okay, kaya nga siya ability to transfer energy into a force at a fast rate. So mabilisang pag-produce lang siya ng puwersa sa isang bagay. Okay po? So next, reaction time. So when we say reaction time, it is an amount of time it takes to get moving. So para madali nyo na lang maintindihan, ito yung abilidad ng katawan ninyo na mag-react sa oras. Okay? So halimbawa, may time limit lang para mag-swimming. So kailangan within 30 seconds nakarating ka na sa dulo. Parang ganon. So abilidad ng katawan nyo na mag-react sa oras yon. That is reaction time. So let's proceed to the locomotor movements. So kung tatanungin ninyo, ano nga ba yung locomotor movements? Tsaka ano yung iba't ibang klase ng mga locomotor movements? Essential ba yun sa buhay namin? Mahalaga ba yun sa buhay namin? So ayun po. So when we say locomotor movements, these movements are the foundations of human movement. So ito yung pinagmumulan ng galaw nating mga tao. Okay? So meron tayong 8 types of locomotor movements. So number 1 is walking, number 2 running, number 3 jumping, number 4 hopping, number 5 skipping, number 6 leaping, number 7 galloping, and then number 8, pasensya na po, hindi siya naisama sa aking slide. Number 8 is sliding. Okay? So, let's proceed to the non-locomotor movements. So, kung tatanungin nyo ulit, ano nga ba yung non-locomotor movements? Tsaka, ano yung mga iba't ibang klase ng non-locomotor movements? Essential pa rin ba yan sa buhay ko? Mahalaga pa rin ba yan sa buhay ko? Kailangan ko ba yan malaman? So, ito na nga po. So, when we say non-locomotor movements, these movements consist of mainly using the upper body to move. Feet stay firmly on the ground. So, ibig sabihin, upper body lang po ang gumagalaw, and then yung lower body nyo, stationary lang siya sa ground. Okay? So, meron po tayong 6 types of non-locomotor movements. So, number 1, twisting. Number 2, turning. Number 3, stretching. Number 4, swaying. Number 5, swinging. And number 6, bending. Okay? Okay, so ayun, dito na tayo sa physical fitness test. So ano nga ba yung physical fitness test? So physical fitness test is a set of measures designed to determine one's level of physical fitness. So kanina, diniscuss ko sa inyo, ang ibig sabihin po ng physical fitness is yung kalagayan ng kalusugan ng isang individual. So dito naman sa physical fitness test, may test na siya. So dito, tinitest natin yung kalagayan ng ating kalusugan. Okay po? So, nagets na po. So, ayun. Activities for physical fitness test. So, meron akong 5 basic activities for the physical fitness test. Number 1 is sit and reach. Number 2, push-ups. Number 3, sit-ups. Number 4, long jump. And number 5, shuttle run. Pero dito, ang pinagawa ko lang po sa inyo is yung push-ups and sit-ups. Since tayo po ay nasa online class, hindi natin siya mamomonitor o hindi ko siya mamomonitor kung paano nyo ginagawa yung 5 activities na yan. So para madali na lang po is ang pinagawa ko sa inyo yung push-ups and yung sit-ups. Okay? So ayun, finally, dito na tayo sa dance aerobics. So, let's proceed. When we say aerobics, it is a form of physical exercise that combines rhythmic aerobic exercise with stretching and strength training routines with the goal of improving all elements of fitness. So, ano-ano nga ba yung mga elements of fitness? Ito yung flexibility, muscular strength, and cardiovascular fitness. So, dito, ina-apply sa dance aerobics yung mga elements of fitness, yung mga nabanggit ko. So, i-apply nyo siya as dance steps. Okay? And lastly, Zumba. So, when we say Zumba, Zumba is a fitness class that combines dance and fitness moves. It is inspired by Latin dance and music,
And Zumba uses a variety of styles in its routines including cumbia, merengue, salsa, reggaeton, mambo, rumba, flamenco, and hip-hop. So ayun, dito naman sa Zumba, more on ano to, mga malalambot na galawan. Unlike sa dance aerobics kasi, parang nag-ano lang kayo dyan eh, calisthenics. So alam niyo yung calisthenics, parang ano lang siya, exercise. Tapos sinasabayan niyo siya sa music. So when we say Zumba, ito, dadamhin mo talaga yung music. And then more on flexibility exercises to. So talagang i-flex ninyo yung mga muscles and joints ninyo pag sumasayaw kayo ng Zumba. And then hinahaluan din siya ng mga belly dancing. Okay? So ayun, that will end our slide. Maraming salamat po sa pakikinig, mga batang bagong pag-asa ng bayan. So, ayun, instructions na po tayo. So, meron na po kayong dalawang practicum. First practicum nyo po is yung exercise practicum and then yung second practicum is yung TikTok dance practicum. Ang una nyo pong isasubmit doon is yung exercise practicum po. And then, to be follow na lang the next week po yung TikTok practicum nyo. Make sure na nagbabackread po tayo sa mga GCs natin about dun sa mga instructions kasi para maiwasan po natin yung mga paulit-ulit na tanong, okay? And then yung ibang mga instructions naman ay pinopost ko rin po sa aking Facebook pero usually sa GC po talaga ako nagbibigay ng instructions. So matuto po tayong mag-backread, okay po? So ayun, maraming salamat po sa pakikinig sa aking short discussion. Naway may mga natutunan kayo at may mga napulot po kayong mga aral. Kung may mga tanong po kayo, mention nyo na lang po ako sa mga GC nyo para ma-notify po ako agad at sasagutin ko po agad yung mga tanong ninyo. Okay? So, ayun po. Maraming salamat po mga batang bagong pag-asa ng bayan. Naway sabay-sabay nating labanan ang kamangmangan. I'm looking forward to see you soon. Thank you. Babush. Hold up.